Ilan po kayo nagsimula ng rabbit farming at ano po ang nakainganyo sa inyo na pasukin ang ganitong industriya? Nag-start ako 2012 May. Tanda-tanda ako kasi yun dahil birthday ni Angie, we went to Quezon to buy the initial stocks. Apo. The only reasons naman na kaya namin gusto mag-alaga ng rabbit, parang additional livestock dito sa farm. Mm-hmm. Kasi nga, ang idea namin before is to be agritourism site, itong lugar namin. Mm-hmm. So, sabi ko, magandang meron din tayong rabbit para additional livestock. But, after siguro mga 6 months nung nag-breed na ako, ano yan, doon ko nakita na sabi ko, ang bilis palang dumami talaga ng rabbits, and pinag-aralan na namin ano ba yung mga benefits ng rabbit kung i-raise natin siya for meat. So nakita namin yung health benefits ng rabbit meat, then nakita namin yung industry outside of the Philippines, eh napakalaki pa din ang industry ng rabbit. So siguro mga 2000, middle of 2013, doon kami naging seryoso talaga. I started research sa internet at pinag-aralan ko paano yung tamang pag-raise based dun sa local conditions. Mm. Kasi nga, sa ngayon, lahat ng mababasa mo sa internet is based sa Europe, based sa US. Ang US pa, ang problema sa US, naka-geared sila toward pet shop. Kasi nga, merong isang rabbit association sa US na kung tawagin sila is ARBA. Ito yung American Rabbit Breeders Association. Eh itong ARBA, sila yung nagkukundak ng mga rabbit show sa US. Mm. So nakagate sila doon. But a lot of racer din sa US na ano sila, yung sumasali sila sa show. Not because maganda yung rabbit nila, but to show people na ito yung magagandang breed for meat. Ganun naman yung ginagawa nila. Kaya, ano pa rin, andun pa rin sila sa meat production. No? Pero initially po, nakatutok po kayo sa rabbits as pets or rabbits as attraction doon sa farm po ninyo? Isang magandang ano namin dito sa farm kasi, ang idea namin, we will not raise livestock for pet. Mm. All the livestock na i-raise namin dito sa farm is source of meat. So talagang kahit simulat sa poll, for meat talaga. Kaya walang ano yan eh, walang naging attachment sa amin yung rabbit kahit na gano'ng kaganda siya. Kasi yun yan sinasabi ko na hindi magaganda yung rabbit kundi masasarap yan. Pero yung idea nyo po na rabbit as food, kailan pa po nag-start yun? Even many years ago pa po? Hindi naman siya immediate, but nakita ko yan siguro after 1 year of raising rabbits. Kasi nga, ang bilis tumami. So, ang naisip ko na noon, sabi ko, ito siguro yung dapat na gawin natin para yung mga kababayan natin nagugutom, mapakain natin. Pero when was the first time po na nagkumikim kayo ng rabbit? Ano yun? Siguro mga after a year, meron na kami available. Sa produkto niyo na po yung una niyong natikman? Wala kaming binili or from outside kasi wala ka naman din mabili sa labas. Di ba? Tama po. So, yung niraise namin rabbit dito, yun yung mga una namin dinatay at kinain namin. First time yung mga manugang namin tsaka yung mga apo namin ayaw nila kumain. Normal usual naman ano yan eh. Dahil kasi sila dati may mga alaga silang rabbit. So unti-unti makikita na kami kumakain sa masarap. Pero nagustuhan niyo na po first try pa lang nagustuhan niyo na po. Yun yung naging nakita ko sa kanya na sabi ko masarap talaga yung rabbit meat, no? Hindi ko lang alam kung masarap lang talaga magluto si Angie. Pero nung time po na yon, kumusta na po yung estado ng rabbit farming sa loob at labas ng bansa? Outside of the country, ano ito? Malaking industriya. Kasi yung nakita kong
industriya ng rabbit, let's say sa Europe, Eastern Europe, no? Even Russia, tapos yung mga Italy, France, Spain, yung mga ganyan, no? Malalaki industriya nila ng rabbitry. No? Mm-hmm. At that time, hindi ko pa masyadong napapansin ang Asia. No? But yung rabbit meat production sa Europe, eh, isang napakalaking industriya. No? Mm-hmm. Marami kong nakitang mga research before na pumapangalawa ang rabbit raising sa chicken sa Europe. No? Mm-hmm. So, ganun kalaki yung industriya ng labi. But afterwards, siguro mga 2000 ano na rin eh, mga 2015, we started looking at the Asian countries. Doon namin nakita na nag-uumpisa na rin pala. Ang Indonesia, nagkaroon na sila ng rabbit congress. That was, kung tatandaan kong mabuti, 2006 ata, nagkaroon ng rabbit congress sa Indonesia na ito yung nire-raise nila yung rabbit for meat. And then, ang Thailand, ang kanilang prince ay may project na malaki na pinag-aaralan nila kung paano paramihin yung rabbit at maging source ng meat sa Thailand. And then, Vietnam, nakita rin namin yan, Cambodia. Tapos, yung lately na nga, yung nakita ko sa Vietnam na ganong kalaking population nila. So, kawawang-kawawa tayo. Pero yung mga tao po sa mga bansang yon kumakain na rin po talaga, tanggap na po nila yung rabbit meat or nag-aaral pa rin, parang in the, on the process din sila ng pagtanggap sa meat na ito? Ang Thailand, Indonesia, since Indonesia is a majority Muslim, accepted nila yung rabbit as halal meat, no? And other countries like Vietnam, Cambodia, ang Vietnam, Cambodia, sanay silang kumain ng mga crickets, yung mga ganun. So, wala silang problema sa rabbit meat, no? In fact, sa China, may mga restaurant serving rabbit heads. No? Ulo lang, they call it spicy rabbit heads, na binibenta nila on the sidewalk, at kumakain yung mga tao on the sidewalk, hawak-hawak yung ulo ng rabbit at kinakain nila. Part talaga ng diet nila. Tapos meron akong isang nabasa before, yung sa China, siya yung rabbit king, kung tawagin siya, rabbit king of China, na he-introduce rabbit raising doon sa kanilang province. This is central part of China. I think Sichuan, no? Nag-improve yung buhay ng mga dun sa community because of rabbit raising. In fact, sa ngayon, yung huli kong nabasa regarding dun sa kanilang rabbit industry, it's $1 million wow industry yung sa kanila, no? At nag-export na sila. Pero lahat nung na-encounter namin with other countries, parating katulong nila dyan yung isang NGO na kung ang pangalan ng NGO is Hefner or Heifer International. Mm-mm. Ito yung NGO na nagbibigay ng mga initial stocks dun sa mga countries na yan, no? China, involved sila. Africa, involved sila. Thailand, involved din sila dyan. So, we tried contacting this NGO. Mm-mm. Meron dito sa atin na NGO, pero hindi sila more on, representative na dito. Hindi sila more on dispersing animals. Parang ganun eh. So, siguro dapat makontakt namin sa international, not the, So, yung local po, cash po sila or if ever, wala pa silang masyadong... Wala sila on rabbit day. Pero na-involved sila during the Yolanda tragedy. Doon din sila. No? In fact, may mga lumapit na rin sa akin nung nagkaroon ng Yolanda. Kasi nga, gusto nilang introduce yung rabbit sa... Oo, late. Makakatulong. Kasi ang bilis yan dumami. Kaya lang, puwapasok pa rin yung
ma-accept na siya ng tao, na para kainin, mga ganon. Pero sabi ko, matikman lang nila yan. Ayos na, di ba? Pero generally po, ano po yung mga kailangang matutunan ng mga Pilipino tungkol sa rabbit farming? Sa atin kasi, sa mga seminars kong kinundang, ang unang malaking question mark is, may market ba? Yan yung, siguro kung matututo lang yung ating mga kababayan na yung learn how to eat the rabbits, no? Ako sinasabi ko sa kanila na huwag nyo munang isipin yung livelihood, no? Isipin nyo muna yung pwede nyo ipakain sa inyong pamilya. Let's say ang isang pamilya, family of five, meron kayong isang pair of rabbits that can supply you mga 4 to 5 pieces of rabbit every month. Eh, malaking tulong dun sa health, yung health benefits ng pamilya. And then, eventually, mag-level up na maging livelihood, eventually. Naging healthy meat po siya dahil po... It's all white meat. Rabbit. Yun yung sinasabi natin with meat, kailangan nakainin lang yung picho kasi nga, it's all, yun lang yung white meat sa kanya, no? Kaya naman yung other countries, ang tinatambak sa atin dyan is all yung thigh. Kasi hindi na siya healthy. Yun yung tinatambak sa atin, murang-mura. Eh with rabbit meat, everything is white meat. In comparison po sa may fat content, protein content? Yun yung nakita namin dito na ano, based sa study sa US, yung kanyang cholesterol, yung kanyang fats, yung kanyang calories, pinakamababa of all the meat, no? Available to us. Tapos ang kanyang ano, ang kanyang protein, pinakamataas siya compared to other meat, no? So, sabi ko, ito talaga yung dapat na matutunan natin kainin, no? Ang isang nakapagtaka lang dito, alam mo, we're under Spanish rule for 400 years, no? Opo. And Spain is eating rabbit since the Roman Empire. Bakit hindi dinala rito ng mga Spanish ito, no? I think Vietnam kaya malaki yung industriya ng rabbit because they were under French. Tama. So most probably dinala ng French yung kanilang yung rabbit sa Vietnam. But sa ngayon, kung titignan mo ang Cordillera, pag tinanong mo ang mga taga-Cordillera, sasabihin nila sa iyo na up to now, kumakain sila ng rabbit. Nire-raise nila yung rabbit for meat, hindi siya for pet. Nag-evolve talaga yung culture sa kanila. No? Kasi nga, most of the religious missionary, most of the Peace Corps volunteer, dyan nagpunta. Cordillera. Kaya sila, sanay na sanay. But some other missionaries like Batangas and Mindanao, marami rin napunta dyan. Kaya kung titignan mo ang Batangas, there was a time na ang Batangas is producing a lot of rabbits. But hindi nila kinain. This is supplied to different pet shop in Metro Manila. Yeah. Ang supplier nga ng rabbit ng Cartimar is coming from Batangas. In Mindanao, natutunan na kainin to. Most of the people na raising rabbit in Mindanao, kinakain din. Kaya, dapat talaga pag-aralan kainin ng mga Pilipino. Eh, yung industriya po ng rabbit as pet, kumusta naman po siya? Malaki rin yung kanyang part of the industry, na rabbit industry, no, yung pet siya. Kaya lang, seasonal siya. Hindi siya kamukha ng meat na talagang all year round, andyan yung market, no? Kung madidevelop natin yung market naman. No? But yung pet shop kasi, mabili yan during Christmas kasi nga ginagawa ang pagregalo during Valentine's Day, ginagawa rin pagregalo. At saka yung ngayon, season na to, yung tawag dito, Easter Bunnies. Easter Bunnies. In fact, sa akin before, maraming tumatawag ng mga hotels. They want some supplies of rabbit. Maliliit lang. Ayaw nilang maliliit. So whether po mag-focus ka sa rabbit meat or sa rabbits as pets, talagang very promising yung market pa rin po. Promising siya kasi nga
parang ano eh, ang rabbit kasi mag-start ka sa kanya ng 21 days to 1 month old, may market ka na, which is the pet shop. Yan yung binibili ng pet shop eh. One thing na nangyaring maganda ngayon ah, because napalaki namin yung demand ng rabbits, hirap na hirap ang mga pet shop na bumili ng rabbits ngayon, kaya nag-increase sila ng price. When I started itong aking rabbit eh, parang ang buying lang ng mga pet shop is around 70 pesos, 80 pesos, 90 pesos. These are 21 days to 1 month. Ngayon, they're buying at 150, 200 pesos. Oh, halos na double, halos more na pa. Double. Kasi nga, wala na rin silang mabili ngayon dahil maraming mga household na gusto mong bumili ng repair, subukan mag-alaga, ayun mga ganun. Tingin ko, kung madidevelop lang talaga na yung meat, ito yung napakalaking ano, napakalaking market, no? Aside from the meat, meron pa nga dyan yung laboratory. Laboratory, before, hindi namin alam na meron palang market ng rabbit sa laboratory. But right now, ang laki nung mga nag-inquire sa amin ng mga different universities, medical schools, hospitals, no? Ang mga umorder sa amin ito, St. Luke's, UPLB, CLSU, Fatima, yan yung they need a lot of rabbits for laboratory use. At accepted naman to from the animal welfare na pwedeng gamitin yung rabbit for laboratory. And even PETA and POS, may ano pong ang stand nila? Ang stand ng POS and PETA, as of now, magkaroon lang ng standard ng slaughtering. Kino-question lang nila yung standard ng slaughtering kasi as of now, wala pang inilalabas na standard ng ating gobyerno, no? Dapat siguro yung NMIS, sila yung maglabas niya, no? Sa ngayon, most of the livestock naman kasi ang acceptable ng PETA or ng POS is yung electric stunning. No? Yan yung acceptable nila. With rabbits, sa ngayon, ang ginagamit namin is cervical, yung dislocation. Sa kanila kasi, hindi pa masyadong humane yung cervical dislocation. No? But ang maganda rito ngayon, ang ating Bureau of Animal Industry, gumagawa sila ng pag-aaral kung ano ba yung dapat gawin. Kasi nga, hindi naman dapat na como electric stunning, lahat ng kuryente pwede mong electric tip yung rabbit. Okay na. Meron natang yung wattage na tawag dito, gagamitin mo. May para, guidelines pa rin. May guidelines, no? So, yun yung pinag-aaralan ngayon ng BAE, ng Bureau of Animal Industry. So, as we speak, tinotolerate ng PETA and POS yung... With PETA and POS, yung cervical, wala sila magagawa kasi we have to slaughter our rabbits, no? With the Bureau of Animal Industry, katatapos lang ng seminar namin, sabi niya, as of now, accepted yan, yung cervical dislocation. And yung, syempre, pag magpa-process ka po ng meat ng rabbit, may mga parts po yan na pwede yung gamitin for novelty. Yeah. Ano po yung mga opportunities naman doon? Malaki rin yung opportunities niyan. Kaya lang sa ngayon kasi yung volume ng aming in-slaughter na rabbits, maliit. But when we started na ang dami-dami namin stock na rabbit, napaprocess namin siya. Pinadadala namin to sa Mekawayan since ang Mekawayan, andyan yung mga tannery. So, doon namin pinadadala to process it, no? At binibenta namin siya ng 150 pesos, 200 pesos, mga ganon, no? At nabibili siya. Balat niya, ha? Yung paa and the tail, hindi pa namin nagagawa ng paraan kung paano gagawin sa kanya, but we could make that into keychain. May market din naman yan. But yung rabbit felt, no, yung balat niya, isang malaking industriya rin yan.
ang China, they've been supplying rabbit pelt sa mga garment manufacturer. Ginagawa itong combinations of jackets sa mga cold countries, ginagawang sombrero, mga ganun. Siguro, sabay-sabay ito, once we started the meat, isasabay din namin yung processing. Maraming sayang din kasi. Oh, sayang siya. Ito yung ano, additional income with the farmers. No? Baka, pagka naayos na namin yung meat processing, when we say meat processing, ito yung slaughtering to a frozen rabbit meat. Mga ganun, no? Then eventually, siguro, maggagawa na rin siya ng mga choice cut, no? Ano ba yung mga paalam o yung kanyang loin na naka-separate na, no? Ganun yung asa plano ng Rabbit Association. So, yun po yung outlook. Pero, as we speak po, ano-ano na po yung mga hakbang ang naisulong na upang mapalago yung industriya ng rabbit farming sa Pilipinas? Sa ngayon, andito kami sa, ano, sa breeders market. Ang breeders market, since ang daming gustong magpunta into rabbit raising, ito yung binibentahan namin ng mga breeders. Biglang lumaki yung demand dito na hindi kami nakakapag-process masyado ng meat. Kasi at the age of 2 months old, halos ubos lahat yung mga stocks na bibenta namin. No? But andito kami sa process ngayon na i-identify yung mga talagang qualified na breeders, rabbit breeders, raiser, na hindi naman kasi lahat dapat ng nag-aalaga ng rabbit qualified yan to sell rabbit breeders. Siguro yun yung next step namin within this year, na identify yung mga rabbit raiser at bigyan to ng mga certification that this rabbit farm is a rabbit breeder certified, na pwede silang magbenta para mapangalagaan talaga yung quality ng mga rabbit breeder. No, rabbit breeds ay binibenta rin sa mga gusto mong simula. No? And then, yung iba naman na hindi qualified, start raising rabbits for meat. No, kasi kailangan na rin ng rabbit na ibibenta for meat. Kasi may mga inquiries na rin kami sa mga hotels and even Baguio, kailangan nila. No? Siguro, yun yung immediate namin dapat gawin ngayon. At the same time, itinatayo ngayon yung rabbit cooperative. Para ito yung will take care of the purchasing of the rabbits and marketing of the rabbits. So different restaurant, hotels, or even siguro yung mga grocery na gusto mag-carry ng ano. Ano po yung pinagkaiba nung ARAMP doon sa cooperative? Or ano po yung role? Ang mangyayari kasi rito, lahat ng member ng ARAMP can be a member of the cooperative. You cannot be a member of the cooperative unless you are a member of ARAMP. But not necessarily if you are a member of ARAMP, pwede kang o obliged kang maging member ng cooperative. Depende rin sa'yo. But we want to assure the members of ARAMP na kahit na hindi ka member ng cooperative, as long as you are a member of the association, bibiling namin yung rabbit production mo. Ganun yung as a planning. And kailangan lang sumunod ka lang sa tamang protocol. Kasi ang isang nakikita namin dito na susundin natin yung classification ng meat. Even in other countries kasi meron silang three types of meat ng rabbit. No? Number one, yung fryer. Ito yung 4 months old pababa. And then, susunod dyan yung 4 months old pataas. Ito yung broiler. Not broiler. Forgot the name. May issue ko. And then the last one, yung skewer. No? Ito yung mga 1 year old pataas. Kasi nga, hindi mo pwedeng paghalu-haluin ito. Dahil kung magluluto ka,
at yung fryer ihahalo mo yung skewer, matigas pa yung skewer, yung fryer, lagas na sa buto. No? Mm-hmm. Kaya kailangan i-classify mo siya. The same thing with chicken naman. Meron tayong broiler. Pagka sinabi natin yung broiler, it's 1 month old, weighing around 1.5 kilos. No? Ganun din yung gagawin siya. Standardization talaga ang importante. Ganun yung gagawin. In terms of policies naman po, or the role of the government, kumusta naman po yung assistance na napoprovide, or meron po bang kailangang hingin from the government to facilitate yung pag-introduce or reintroduce ng rabbit meat or ng rabbit production sa bansa? In fact, ano ito eh, dapat maging malaking role ng gobyerno ito. Ang tingin ko rito, kaya ng private sector pero mabagal. With the help of the government, kasi nga, ang gobyerno natin, asa kanila lahat yung resources. Pwedeng, ano yan, no? Pwedeng makakuha sila ng statistics, ilan ba yung importation ng rabbit meat going to the Philippines, through the different regional Department of Agriculture, kaya nila makita yung sino-sino ba yung nag-aalaga ng rabbits. So, population of the rabbit, kaya nilang kunin din yan. No? So, statistic-wise, dapat manggaling sa gobyerno ito. But yung partnership with the private sector and the government, tingin ko mas magiging mabilis yung paglaki ng industriya. Ang nakikita ko in other countries, talagang meron silang mga research center. Like in Bangkok, they have different research center na pinag-aaralan talaga nila paano yung dispersal, paano pararamihin, ano yung tamang bridge, yung mga gano'n. In our case, as of now, yung status ng industry, pagka nagtatanong kami sa gobyerno, government concern, no? Parating sinasabi sa amin, mas nalalaman niyo yan kaysa sa amin. Kayo yung nakakalam niyan. These are the usual answer na nakukuha namin from the different government agency. No? Kasi ako, tingin ko rito talaga, hindi siya lalaki without the government supporter. Kaya magbula nung nagsimula ako, ito na yung ginawa namin. Coordinate all our efforts sa different government agency concerning dun sa meat production, or livestock production. No? Pinuntahan namin dyan I think the first time na pinuntahan namin yung provincial vet ng Bulacan. No? Initial reaction nila is, ano? Kinakain ba yung rabbit? Yan yung mga initial reaction. So, after that, we went to regional. Ganun din yung nakuha namin sagot sa kanila. We went to NMIS, yung National Meat Inspection Services, ang sabi nila, wala pang standard how to slaughter rabbits. No? We went to Bureau of Animal Industry, lagong walang-wala. Kaya, siguro, pagtulungan ng private sector and the government. At tingin ko lahat ng members ng members of the Rabbit Association, seryoso ito. Kasi nga, we have a lot of members spending a lot of money to improve their facilities. Ganun lang nagpupunta itong industriya. Kaya ako, sabi ko nga, parang hindi ko na pwedeng itigil to kasi ang laki ng responsibilidad ko. The people I taught how to raise rabbit, na ngayon, ang lalaki ng kanilang facilities. Bigger than mine, ha? Ganun ka, talaga. Kaya, isa siguro yun na dapat na tingnan namin dito is makapaggawa ng isang batas. Similar to yung Philippine Carabao Center,
Yung ngayon, mayroong isang batas na kinakraft yung gobyerno natin tungkol sa animal native. Native animal. No? Ano ba ang pangalan nito? Native Animal Development Center ata, parang gano'n. Dapat magkaroon na rin yung rabbit eh. Kasi nga, tama, hindi natin dapat kalimutan yung ating native animal. But, ang focus ng gobyerno natin is food security. Ano ba yung pwedeng makapagbigay sa atin ng maraming food, no? Eh, tingin ko, isa kong rabbit eh, na magbibigay sa atin ng food, no? Especially yung mga kapuspalad nating mga kababayan. Eh, napakadaling alagaan without spending anything. Grass lang ang pakakain nila. Pwedeng dumami. So, sa kasalukuyan po, wala rin pong existing na mga research from our local government? Wala eh. May nagsisimula itong meron isang center dito sa Chaung, Quezon, yung Native Swine and Poultry Product Development. National Swine and Poultry Research and Development Center. Ito yung isang center na inatasan para makatulong sa amin, no? Nagkaroon ng initial importation 20 heads of rabbits imported from US and Thailand. Binigyan kami ng dispersal 9 pairs. Yun lang yung binigay sa amin. But kami naman, kung seryoso kami rito, out of the 9 pairs na nabigay sa amin, medyo marami-rami na yung aming nadi-disperse na rin ngayon, no? Sana kung mas marami, mas marami yung mahapag-alaga at mas mabilis dadami, no? In fact, may mga alam akong private sector planning to import their own purebred rabbits. Ito rin yung sinasabi namin sa Bureau of Animal Industry na hindi naman po pwedeng kanya-kanya importation. Baka itong mga nag-i-import na to sa kagustuhan na makapag-umpisa o magpagsimula sila ng sarili ng production ng rabbit, ng purebred, apurahin yung importation. Na pati yung mga sakit, may import. Tama. Without the proper government siguro yung compliance ng mga nag-i-import, posibleng mangyari yun, no? Na yung industriya ay nagsisimula pa lang, hindi pa nga nakaka-take off to, napakaliit pa, tumama na yung sakit sa atin. Ito yung pilit namin sinasabi sa the first time we met with the Bureau of Animal Industry, sinabi ko na ito sa kanila. Kung po pwede, magkaroon ng tamang regulations dun sa importation, ano? And in fact, meron kami isang ano sa kanila eh, pakipag-usap na sinabi ko na ito sa kanila rin. At ang sabi nila, wala nag-i-import ng rabbits. So, ang ginawa nila, tinawagan yung quarantine department nila. At sinabi sa kanila, marami nag-i-import. So, yung gano'n, no? Imagine, head of the bureau, hindi niya alam na may mga nag-i-import pala ng mga rabbits. And these are small-time importer na ginagamit nila to for pet production. Alam naman natin yung pet rabbit, maliit na sektor lang na ng industriya ng pagra-rabbit. Baka nga wala pang 1,000 yung population niyan. Hundreds lang. Kaya sabi namin sa kanila, dapat pangalagaan yung industriya na, no? Kung siguro without the proper research center, the proper policy of the government, hindi mabibigyan ng pansin pagre-regulate ng importation. Ibig sabihin po ba niyan, mako-compromise din po yung mga local rabbit farmers, yung business nila, kung sakasakaling may mga commercial, may bultuhang pag-i-import na mangyayari without the policies ng government? Kami naman, wala kaming problema dun eh. Kung some people or big investor or
yung livestock player dun sa industriya, magsimula ng malaking rabbit. Walang problema sa amin. As long as dadaan sila sa tamang protocol ng quarantine. Yun lang yung hinihiling namin. Kasi ayaw din naman namin na ayaw din naman namin na maging para bang sasabihin namin na walang pwedeng mag-import, kami lang dapat. May monopoly na. May monopoly. No? It's an open market, so everybody can import as long as susunod sila sa protocol. Yun lang ang hinihiling namin sa kanila. Siguro, tapos isa pa nga pala, kung papasok yung ibang malalaking businesses on rabbit raising, ayaw din namin sanang matulad to ng kampana ng chicken. We started with 45 days old chicken, and then ngayon is 28 days, no? Because siyempre, ito mga negosyanteng malalaki ito eh. They want to make more profit. So pinaiksi nila yung pag-aalaga ron sa mga livestock para mas mabilis ibenta, no? Ang sinasabi namin ni rabbit, ito ay isang alternatibong karne na masustansya. Pero kung papasokan ng scientific intervention, dyan na lalabas yung maraming sakit, lalabas na yung maraming mga chemical na ipinapasok mo sa livestock o sa meat, no? Eh, hindi na siya healthy option. No? Pero makakakompete po ba yung locally produced na rabbit kung sakasakali mang merong bultuhang pag-i-import na magaganap? Or mas... Siguro yun muna yung tignan yung huwag muna pumasok dun sa importation ng meat, yung product na ng rabbit. No? Kundi okay lang mag-import sila ng maraming rabbit as breeder. Huwag lang dun sa product na ng rabbit. No? Na import sila ng meat. No? Since bagong-bago yung industriya, siyempre hindi natin kayang labanan yung malalaking like Vietnam, China, ang lalaki ng production niya with rabbit. Siyempre, mura na yung kanilang produkto. Kailangan pangalagaan din talaga yung local. Kaya siguro ito yung magiging ito yung magiging role nitong association na pangalagaan yung industriya. So sa ngayon po, wala talagang existing na batas or kahit anong na magpo-protect or yung rabbit nga is isinama sa poultry. The reason is kasi raw white meat ang rabbit. Yun lang yung reason nila. Pero siguro dapat in other countries kasi naka-separate na yung rabbit eh. Kung titingnan mo yung studies na sa Vietnam, identify yan yung swine, yung poultry, yung rabbits, yung goat, yung lamb, naka-identify siya individually per livestock. Pero na-address po ba nung yung policies na pang para sa poultry yung mga concerns na may kinalaman sa rabbit farming? Hindi niya hindi niya ma-address yung concern ng rabbitry, no? Kasi nga iba naman yung siguro some other medicine or some other yung pagkatay sa kanya, baka may similarities, but definitely hindi siya ganun kaano. Kapareho, no? One more addition, isang ginagawa ng association or sa ngayon, what we are planning to do is talk to different universities, no? In fact, meron kami appointment with Lasal Araneta this coming Tuesday. Kausapin namin yung dean ng veterinary medicine and animal science. Kasi nga, with the graduates that we have on veterinary medicine and animal science, may hindi man lang diniscuss yung rabbit. Walang particular na subject or kahit sa isang subject na 3 units na mahaba-haba yung discussion ng rabbit raising. No? Wala yan. No? Ang gusto namin, sana naman, dun sa veterinary medicine, magkaroon na sana ng kahit na 3 units man lang. Rabbit 3, no? Merong poultry, merong swine, different na yan, different subject, no? Pero yung rabbit 3, wala pa. And we want to prepare din yung, in case na lalaki yung industriya, may mga vet na
nalalaman ko anong gagawin in case na magkaroon ng sakit ng rabbit trap. Ito yung ginagawa ng association na talaga in preparation nyo sa paglaki ng industriya. Kasi nga, sa ngayon, kahit magpunta ka rin sa mga veterinary clinic na ano, kahit na pet yung alaga mo, dalino din yung rabbits, sabihin nila sa'yo, hindi nila alam gano'n. Ganon. Kasi kakaiba rin naman, may mga, malaki yung kaibahan din ng rabbits from different pets, no? Dog, cats, and everything. Digestive system lang ng rabbit, ibang-iba sa manok, ibang-iba sa aso, ibang-iba sa pusa, no? Similar to horse ang digestive system niya. Iyon yung mga ano, yung mga ginagawa namin sa ngayon. No? Bilang panghuli na lang po, in terms of capitalization, ano po yung pwedeng maitulong ng government or may nakikita po ba kayong pangangailangan in terms of capitalization together with raising awareness sa rabbitry? Siguro ano yan, no? Kami kasi we're doing the Rabbit Festival every year. This is our second year, no? May mga nakukuha naman kami tulong sa gobyerno, but mostly these are in kind, no? Yung association, sa lahat ng magsushoulder nito, whatever expenses na na-incur during the festival, kami lahat ang magsushoulder, no? Sana diyan kami matulungan ng gobyerno, no? Especially since itong industry na ng rabbitry ay napakabago,